Good day, everyone. So this is the second part of the lecture in strategic inventory. So nandito na tayo sa part ng inventory models. So unang inventory model is yung economic order quantity or yung EOQ model. So pag sinabing EOQ, yun yung ideal order na quantity na dapat syempre i-orderin or purchase ng company para sa kanyang inventory. So yung EOQ na yun, siya ngayon nakakapag-optimize dun sa cost. Okay, cost ng inventory. Kung susundin ng company yung quantity na yun, ma-optimize niya yung cost ng inventory. So, ginagawa itong EOQ model para daw ma-minimize yung tinatawag na variable inventory cost. So, ano yung variable inventory cost? So, yun yung mga pabago-bago na mga presyo sa inventory. Okay, para daw ma-minimize. So, ito yung pinaka-graph niya ng EOQ. Itong nasa y-axis yung annual cost. Okay? Tapos yung nasa x-axis yung reorder quantity. So, para dito sa total cost, mapapansin nyo na pababa yung annual cost niya. Okay? Kasi nga, hindi pa umu-order. Ngayon, kapag umu-order na, yung reorder quantity, okay? Tataas na siya yung kanyang annual cost. So, dito sinasabi na kung kailan mababa yung annual cost, doon nagsiset ng EOQ. Okay? Tapos yung holding cost naman yan, dapat pantay lang yan, yung holding cost. Kasi habang tumatagal, syempre tumataas yung pag-hold ng inventory, yung cost ng pag-hold ng inventory, kaya pantay pataas, okay? Paislan siya pataas. Tapos sa ordering cost naman, syempre dapat o-order doon sa pinakamababa na presyo ng annual cost. Kailan siya mababa. Pero itong EOQ, dito daw siya sineset. Okay, sa total cost ng materials, na doon siya sa pinakamababa na annual cost, okay? Bago siya pataas, kasi papansin nyo sa total cost to, pababa siya, okay? Pinakamababa, tapos tumaas. So, dito sinet yung EOQ. So, ito yung EOQ graph interpretation, kanina. So, yung size of the order increases, the ordering cost of an item decreases. Ayan, kasi nga, kapag mas maraming in order, okay, mas mababa ngayon yung magiging cost. Kasi bulk order yan eh. So, size of the order increases, the carrying cost of an item increases. Ayan, syempre, mas maraming in order, mas maraming i-stock sa warehouse. Kaya tataas din yung carrying cost. Next point at which ordering cost is equal to carrying cost is called EOQ. Okay, so pag nag-equal daw yung ordering cost tsaka carrying cost, yun yung magiging EOQ. So, at the intersection point, total cost is at the lowest level. So, lowest level, nasa lowest level daw siya dun sa intersection point na iyon. So, ito yung formula niya. EOQ is equal to the square root of 2 multiplied by QO over C. So, ano to? Ano yung Q dyan? Yung Q yung annual quantity demanded, yung O yung ordering cost per order, tapos yung C naman yung carrying cost per unit. So, constant dyan yung 2. Okay? So, example, so the material DX is used uniformly throughout the year. The data about annual requirement, ordering cost, and holding cost of this material is given below. So, yung material na daw yun, na DX, kailangan daw siya sa isang taon. At uniformly daw yung paggamit sa kanya. Okay? So, ito yung mga kinuha para masolve yung EOQ. Unang, kukunin yung annual requirement. So, yung annual requirement is 2,400 units. Then, yung ordering cost, okay, per order, yan, 100 pesos. Tapos, holding cost naman ay 3 pesos per unit. Okay? So, yung kailangan dito is malaman natin yung EOQ of material DX using above data. Okay, so, substitute lang natin sa formula. Yan, yung Q dyan, itong 2,400 units, yung requirement, tapos multiply by yung O, yung 100, yung ordering cost. Then, mumultiply na lang natin yun sa 2. Yung constant dyan lagi yung 2. All over yung 3. Yung 3 yung holding cost. Yan. Pag sinolve natin yan, yan. So, solve natin ito sa calculator. So, square root. Okay. So, 2 times 2,400 times 100. Tapos sa baba ay 3. So, equals natin. So, 400. So, tama, 400 units yung ating EOQ. So, ibig sabihin, yan dapat yung economic order quantity na susundin ng company sa pagpo-purchase. Okay? Para mabawasan yung
variable cost, yung mga paiba-ibang cost na nakakapekto sa inventory. Okay, so ito, continue natin example. So, number of orders per year, so annual demand over EOQ. So, ito dito para malaman yung orders per year. So, dinivide lang yung annual demand na 2,400 units sa EOQ na 400 units. So, 6 orders per year dapat yung gagawin ng company doon. Next, ordering cost naman. So, number of orders per year. So, mamultiply lang natin sa cost per order. So, yan na. Nakuha natin yung 6 multiply by 100. So, 600 pesos yung ordering cost. Next, holding cost naman. Average units multiply by holding cost per unit. Okay? So, para makuha yung average unit, yung EOQ natin, okay, dinivide lang natin sa 2. Ayan, 400 divided by 2. Then, minultiply natin sa holding cost na 3 pesos. Kaya naging 600. Ayan, papansin nyo. So, dito, papansin nyo na equals lang yung ordering cost tsaka holding cost. Okay, so, dapat mag-equals yung dalawa na yan. Kapag hindi equals yan, ibig sabihin, mali yung computation natin ng EOQ. Okay, kasi sa definition niya, 'di ba? Yun yung point kung saan equals lang yung ordering cost tsaka holding cost. So, ano yung mga assumptions ng EOQ? So, bago tayo mag-solve ng EOQ, dapat ito yung muna i-assume natin. So, yung una, the cost of ordering remains constant. So, dapat constant lang yung ordering natin. Halimbawa, sa isang company, dapat kakilala natin yung supplier na iyon. Kumbaga, hindi pa bago yung cost ng pag-order natin. Kumbaga, per bulk 'yun lang. Yun lang 'yung na expenses ng company sa bulk na 'yon. Hindi siya pa bago-bago. So, 'yun 'yung unang assumption. Next, the demand rate for the year is known and evenly spread throughout the year. So, diyan makukuha 'yung sa forecasting. 'Di ba? Pag nagfo-forecast tayo, malalaman natin 'yung demand per year. So, 'yun 'yung ina-assume. Pangalawa. Next, the lead time is not fluctuating. Okay, 'yung paggawa ng products or service, hindi siya babago-bago. So, constant. Lead time is the time between the placement of an order and delivery. Okay? So, dapat constant yan. Ina-assume natin. Next, the purchasing price is constant for every item. Okay? Siyempre, kasama din yan dito sa una. Kung ano ba yung ordering amount mo, dapat yung price pare-pareho din. Okay? Constant. So, ina-assume. Next, carrying cost is based on an average inventory. Yan, yung carrying cost, yung holding cost tsaka carrying cost, pareho lang yun, ha? Okay, malilito. Okay? So, nakabase daw dapat siya sa average inventory. Kung ilan, ano ba yung quantity or volume ng average inventory? So, ano ba yung mga advantages ng EOQ? So, EOQ model gives the customized recommendation regarding the most economical number of units to order. Kasi, nalalaman ng company kung ano ba yung economical or units na dapat nilang i-order, tas helps to minimize the cost of inventory na rin kasi kumbaga hindi sila susobra yung pag-order ng inventory, hindi rin kukulangin. So mathematical approach ito, kaya more reliable. Kumbaga hindi lang tinatantya. Next, the use of formula is useful if you plan to use computers for calculation purpose. So kung gagamit tayo ng mga computer devices, so automatic na, limbawa sa Excel, kung i-input na lang natin doon yung mga kailangan nating information, lalabas na yung gusto nating makuhang amount. Next, it provides a baseline for getting the best deal. Ayan, so mas mainamin sa company, kumbaga best deal sa company yon kapag sinunod natin yung EOQ model. So ito naman yung mga disadvantages ng EOQ. Una, manual calculation, takes time and also expensive. So bakit takes time? Kasi imbestigahan mo pa yung mga kailangan na factors dun sa computation mo. So dapat accurate yun. Kaya matagal din yung pag-observe. Tapos also expensive din kasi syempre gugugol nga ng oras yung mag-compute nito. Next, EOQ is not applicable when demand is not constant. Ayan, kasi diba sa assumption natin, ina-assume natin na constant lang yung ordering cost. Sabi, hindi pa bago-bago. Okay, so hindi siya daw applicable kapag pabago-bago yung demand. Next, faulty basic information. So, ayun nga, kasi manual lang ito, pwedeng magkaroon ng human error. Next, EOQ model are based on assumptions. Yun, mga assumptions natin. Kumbaga, hindi siya naman naka-fix. So, yun yung mga disadvantages. Okay, so dito naman tayo sa stock level of materials. So, stock level, dapat as low as possible nga siya. Okay? Yung inventory or stock level ng inventory ng materials para mabawasan din natin yung holding cost. So, ensure the availability as and when it is required.
yung materials kung kailan siya nire-required. Okay? So, dapat yan ay naka base doon sa kung kailan ba siya laging kinukuha yung quantity na kailangan sa kanya. Okay? So, dapat nakabase doon yung availability niya. To maintain required level of material in store at minimum cost, stock levels are fixed for each item. So, dapat naka-fix yung number or quantity sa kada level. So, halimbawa, ito yung mga stock levels. Yung minimum stock level, maximum stock level, average stock level. So, dapat may siniset yung company. Okay? Danger level, tsaka reorder stock level. Okay, so alamin natin ngayon kung paano kinukuha yun yung mga stock level na yan. So, una, yung stock level, safety stocks na tinatawag or yung SS, o yung tinatawag din na minimum stock level. So, ano ba to? Also known as buffer stock or reverse stock. So, pag sabi kasing buffer stock, kumbaga yun yung for emergency, okay, na dapat hindi na bababa dun. Kasi pag bumaba dun, critical na sa operation ng company. So, safety stock is an additional quantity of an item held in inventory in order to reduce the risk that the item will be out of stock. Kasi pag na-out of stock yung item at may umorder na customer, eh walang i-deliver, madedelay. So, malaking loss yun sa company. So, yun yung gamit ng safety stock or minimum stock level. Safety stock act as buffer in case the sales of an item are greater than planned and or the supplier is unavailable to deliver additional units at the expected time. So, nagsiserve nga itong safety stock as buffer. Kaya nga siya tinawag na safety. Sabihin buffer, merong kang pagkukuwanan. Okay? Hindi mapuput into danger yung operation ng company. Okay, hindi lang dahil sa pagtaas ng sales, pero pwede rin yung sa supplier. Halimbawa, yung supplier hindi siya nakapag-supply ng raw materials, meron kang buffer stock sa warehouse. So, there are additional holding costs associated with safety stock. Siyempre, meron niyang holding cost. Siyempre, mag-i-stock ka sa warehouse. So, meron kang holding cost or carrying cost. So, ito yung formula niya. So, safety stock is equal to yung maximum usage rate minus yung average usage rate, quantity yon multiply sa lead time. Kung gaano katagal ba nagagawa yung product or service. Tapos ito pa isa niyang formula ng safety stock. Kung alam niyo yung reorder level, ma-minus lang dito sa quantity na average consumption multiply by average reorder period. Okay, so yung dalawang formula niya. So, bakit ba kailangan yung SS or yung safety stock? So, safety stocks protects against unforeseen variation in supply and or demand. Ayun. So, syempre, may mga variations or variable cost or happenings na rin na nangyayari sa supply and demand. Kaya, kung pangkaraniwan na yun, kaya kailangan natin itong safety stocks para maiwasan yung operation ng company ay mapunta sa danger. So, to compensate forecast inaccuracies. So, kung mga forecasting methods ay inaccurate, pwede ito magamit. Kasi, sa forecasting kasi, nag-a-assume lang naman tayo dun eh. Okay? So, only in case demand is bigger than the forecast. Kung yung demand ay mas malaki sa forecast, syempre, kailangan mo ng safety stocks para meron kang pampunan dun sa kulang, okay, na stock. Its purpose is to prevent disruption in manufacturing or deliveries. Siyempre, kapag nagkulang sa stocks, maalarma yung production. Mababago yung schedule. So, dahil may safety stocks ka, hindi mababago. Kumaga, smooth flow lang yung production and delivery. Next, avoid stock outs to keep customer service and satisfaction levels high. Ayun, kasi madidisappoint kasi mga customers kapag hindi mo na i-deliver sa tamang oras yung kanilang produkto na hinihingi sa'yo. Kasi, pwede rin naman kasi na gagamitin na nila o gumagawa rin sila ng kanilang product para mula dun sa sinupply mo. Okay? So, dapat hindi nalilate. Kaya, mainam talaga yung safety stocks. So, bulk purchase helps in reducing cost. Okay? Kasi pag magsi-safety stock ka, syempre, isasabay mo na yun sa bulk order para isahan na lang nabili. Mas mura yung magiging presyo kasi bulk order eh. Okay? Hindi pa tingi-tingi. So, example natin ng safety stock. So, ABC Limited is engaged in production of tires. It purchases rims from Dell LTD or Limited, an extended supplier Dell Limited. So, takes 10 days in manufacturing and delivering an order. So, yan yung pinaka-lead time niya, 10 days. So, ABC requires 10,000 units of rims per year.
Okay, so its ordering cost is 1,000 pesos per order, and its carrying cost are 3 pesos per unit per year. So the maximum usage per day could be 50 unit. Okay, so calculate safety stock. So pamamagitan ng mga given na yan, calculate natin yung SS or safety stock. So sa solution, yan, alamin mo natin yung mga given. Una, yung maximum daily usage ay 50 units. Yung lead time niya ay 10 days. Tapos yung average daily usage niya ay 27.4. So, saan nakuha yung 27.4 na yan? Yung given dito na annual demand na 10,000 dinivide lang sa 365 days. Okay, kasi sabi daily usage. Ang given kasi dito, yan o, 10,000 units of rim per year eh. Okay, eh, daily. Okay, so i-align natin daily. Kaya dinivide ng 365 days. Tapos, ang safety stock niya, so, yan yung 50, yung maximum daily usage, minanusan lang ng average daily usage, 27.4. Then, multiply lang dito sa lead time. So, yan ay 226 units. So, ibig sabihin, dapat yung ABC Limited Company ay dapat mag, meron silang laging safety stocks per day na 226 units. Para, kumbaga yun yung pinaka-lower o yung minimum stock level. Kasi pag bumaba pa dun, pwede ma-put into danger yung kanilang operation. So, yan yung pinaka-safety stock nila. So, that maka-maintain ng 226 units ng RIMS, itong ABC Limited. Okay? So, kung kanina yung minimum stock level, ito naman ngayon yung maximum stock level. So, the maximum stock level is the quantity of material above which the stock of an item should not normally be allowed to go. So, kaya nga maximum, hindi na pwede siya tumaas doon. So, fixing this level helps to avoid the cost of overstocking naman. Kasi, siyempre, pag mas tumaas naman dun sa pinaka-maximum level natin is tumataas na yung ating carrying cost. So, ito yung formula niya. Maximum stock level is equal to reorder level plus reorder quantity minus yung quantity na minimum consumption multiply by minimum reorder period. Okay, so yun yung formula ng maximum stock level. Next, yung average stock level naman, it shows the average quantity of materials kept in the store. So, disregard as the average of maximum and minimum stock level. So, magbabase lang tayo dun sa minimum tsaka maximum stock level, just divide 2 lang. Okay? So, ano naman tinatawag na danger level? So, level set below the minimum, yun sabi ko kanina, pag bumaba pa dun sa minimum stock level, danger level na yun. Kasi, level at which normal issue of materials are stopped. Ibig sabihin, yung mga pag-issue ng materials ay may stop na kasi magkukulang na nga eh. Okay? So, danger level is equal to average consumption multiplied by emergency supply time. Okay? So, yun yung formula niya. So, ano naman tong reorder point or reorder level? So, reorder point or ROP, also known as reorder level or lead time. Okay? So, yun yung dalawang niyang pangalan. So, the point at which the storekeeper makes a fresh request for the purchase. So, malalaman niya kung kailan siya magre-reorder ng materials dito. So, generally, it lies between the maximum and minimum level. So, ito yung formula niya. Reorder point is equal to lead time multiplied by the average usage, saka may pa-plus yung safety stock. So, dapat alam mo muna yung safety stock. Another formula niya ay maximum consumption, i-multiply lang sa maximum reorder period. Okay? So, solve natin gamit yung mga formulas na yun. So, from the following data for the last 12 months, compute stock levels for component A. So, ito yung mga data para kay component A. So, maximum usage daw niya sa loob ng 12 months ay, or sa isang buwan, okay, ay 300 units. Okay, ibig sabihin, in-average niya na yun sa 12 months. Maximum usage niya na. Kung baga, pinakamataas na unit na consume mo niya or na-use niya sa isang buwan ay 300 units. Then, next, minimum usage naman sa isang buwan ay 200 units. Average naman ay 225 units. So, time lag for procurement of materials. So, ito yung kumbaga yung past record nung pagbili o pag-procure ng materials. Okay? So, maximum 6 months bago bumili. Okay? Tapos, minimum naman 2 months. So, EOQ niya ay 750 units. So, assume lang na na-compute na ito. Yung EOQ na 750 units. So, for the solution, so, yung formula ng reorder level ay maximum usage multiplied by maximum reorder period.
So, ang maximum usage doon ay yung 300. Okay? Yung 300 per month. Tapos, yung maximum reorder period niya ay 6 months. Okay? Kaya, pag minultiply, yan ay 1,800 units. So, yan yung reorder level. Ibig sabihin, kapag pumalo ng 1,800 units yung nandun sa nasa inventory or nasa warehouse, kailangan ng umorder ng personnel. Okay? Kasi, kumbaga yan yung reorder level eh. Para ma-maintain yung inventory quantity at the optimal. Next, minimum stock level naman, so yung reorder level niya minus lang sa quantity ng average usage multiply sa average reorder period. So, ang reorder level nga niya ay 1,800 multiply dito sa average usage na 225 multiply sa average reorder period. So, paano makuha yung average reorder period? So, meron ka na ditong maximum reorder period tsaka minimum, yung 6 tsaka plus 2. Divide mo lang sa 2. Okay? Para makuha yung average nila. So, ayan. So, 900 units yung minimum stock level. So, bawal na bumaba ng 900 units. Ibig sabihin, mapupunta na siya sa danger level kapag bumaba yung sa 900 units. Next, maximum stock level, yung reorder level plus reorder quantity minus yung quantity na minimum consumption multiply by minimum reorder period. So, yung reorder level nga natin is 1,800 plus lang natin yung reorder quantity natin na 750. So, saan nakuha yan? Yan yung sa EOQ. Okay? Assume nga lang dito na na-compute na yung EOQ na 750. Okay? Tapos, multiply by minimum consumption ay 200. Tapos, minimum reorder period yung 2 months. Kaya, multiply by 2. Okay? So, yung maximum stock level ay 2,150 units. So, ibig sabihin, bawal lumagpas dyan. Tataas yung carrying cost. Okay? So, yun yung maximum. Next, average stock level naman, ipa-plus lang natin yung minimum level tsaka yung reorder quantity divided by 2. Okay? So, mangyayari dyan 900 plus 700, 750 kasi 750 yung ano, yung EOQ natin divided by 2. So, 1,275 units. So, dito mapapansin nyo na ang ginamit na formula dito sa average stock level ay yung ito, yung minimum level plus reorder quantity over 2. Okay? Hindi niya kinuha yung minimum plus maximum over 2. So, balikan natin dito sa formula niya. Okay? Sa average stock level. So, kapag given yung reorder quantity, yung EOQ, ganito yun yung gagamitin. Okay? Ngayon, kapag hindi naman given itong reorder quantity, ito yung pangalawa gagamitin. Okay? Yan para sa average stock. Okay? Next naman is yung short, tinatawag na short-term discounting. So, ito yung last part ng ating lecture. So, ano ba yung short-term discounting? So, yung short-term discounting, applicable siya sa tinatawag na trade promotion. Kasi sa mga promotions kasi, kasama dyan yung mga discounted price, may mga 20 pesos off, etc. Okay? 10% off. Doon, para doon yung sa mga nagre-retail. Okay? Kasi pag bulk order yung in-order nila, mainam na merong discount doon sa kanilang orderin. So, itong trade promotion na ito, effective ito sa isang period lang. Kasi, halimbawa, bare months. So, halimbawa, ang produkto ng company ay sabihin natin ham. Okay? So, kung magkakaroon sila ng trade promotion, effective yon para sa bare months. Kasi, kumbaga in demand yung ham sa bare months, lalo na sa December. Okay? So, another example dito, manufacturer offering a price discount 10% for period over next 1 month. Okay? So, for a certain period lang. So, ito yung mga goals kasi bakit ba gumagawa ng trade promotion ng isang manufacturer? Una, yung sparse sales. Siyempre, pag na-reduce yung may mga discounts, siyempre mas bibili yung mga customers o yung mga retailers ng product. Kaya mas tumataas yung benta. Next, shift inventory. Yan, para maipasa agad yung inventory, hindi siya mag-overstay doon sa warehouse ng company. Mapapasya siya sa retailer at papunta sa customer. Next, competitive necessity. Siyempre, kung sa mga competitors niyan, kaya naman nagiging healthy yung market natin dahil sa competition. Siyempre, kung nagkaroon ng discount yung competitor brand, siyempre, dapat magkakaroon ng discount yung brand ng company para makasabay. Next, smooth demand. So, by shifting it from peak demand to low demand periods.
Siyempre, nakabase nga yung mga discounted price na yun, yung mga trade promotions, base sa demand periods. So, ibig sabihin, kapag high demand periods, so, bababaan mo, magkakaroon ng discount. Pag low demand period naman, or rather, baliktad, kapag high demand, so, dun, wala, pwedeng wala ka muna ng discount. Pag low demand, doon ka magde-discount para dumami yung bibili. Okay? So, alternatives with the retailer. So, pag inofferan yung isang retailer ng supplier o manufacturer ng trade promotion, ito yung mga alternatives niya. So, una, yung pass-through none of the promotion discount to customer but purchase in greater quantity during the promotional period. Ibig sabihin, siya lang yung makikinabang yung retailer. Hindi niya bibigyan ng discount yung customer niya. Okay? Next, pass-through some of the promotion discounts to customer to spur sales. Okay, so ibig sabihin, kung ano yung benefit na nakuha niya doon sa discount mula sa supplier, ipapasa niya rin doon sa price na babayaran sa kanya ng customer niya. Okay? Kaya nga minsan, di ba yung mga buy one take one, nakikita nyo, minsan nakalagay free, naka-free siya. Kasi nga, galing pa yun sa supplier. Okay, pinapasa sa customer. So, forward buy. So, ano to? Forward buy occurs when a retailer purchases in the promotional period, okay, for sales in future period to exploit the temporary reduction in price to maximize profits. Kung bibili yung retailer in advance doon sa period na ibebenta niya. Okay, halimbawa kasi for this period meron 20% off or 50% off. So bumili siya, pero hindi pa niya bebenta ngayong period, sa next period pa niya bebenta. So yun yung forward buy. So ito yung magiging formula ng forward buy. Yan. Q raised to D minus Q asterisk. Okay, so ano yung Q raised to D? Yun yung quantity ordered at the discounted price. Okay, tas ma-minus yan siya ng optimal lot size in absence of discount. Okay, so, ayan. Para makuha yung forward buy na yan, ma-minusan mo lang yung ordered quantity kung kailan siya umorder nung merong discounted price. Maminusan mo lang siya nung optimal lot size na orderin nung wala pang discount. Okay? So, yun yung forward buy. So, optimal order quantity at the discounted price. So, when retailer pass through none of the promotional discount to customer. So, dito yung hindi niya ipapasa yung nakuha niyang benefits or promotional discount dun sa supplier. Sa customer, hindi niya ipapasa, sa kanya lang. So, yung Q raised to D, yun yung optimal lot size. So, ito guys, yung pagkuha ng optimal lot size ordered at the discount price. So, ito yan, yung Q raised to D is equal to small letter D multiply by capital letter D over yung quantity ng C, capital letter C minus small letter D multiply by I plus C multiply by Q raised to asterisk yan, tapos over quantity C, capital letter C minus D. So, ano na ito yung mga letters na yan? So, where yung Q, asterisk, yung represents ng EOQ when no discount is offered. Okay? So, yung EOQ, ito na yung formula niya. Alam nyo na, di ba? Yung small letter D naman, yan yung discount offered in dollars or RS. So, ito yung mga currencies yan sa ibang bansa. Okay? Discount ko offered, halimbawa sa atin in pesos, per unit item. So, next, yung capital letter D naman, yan yung demand per year. Okay? So, ito yung mga kailangan nating malaman na data, no? Bago tayo mag-compute nito. Optimal order quantity at discounted price. Yung capital letter I naman, I holding cost in percent. Okay? Percentage. Kung ano ba yung percentage ng holding cost dun sa in order. Next, yung capital letter C, price per unit item. Kung magkano per unit yung item. Kaya dito sa graph niya, mapapansin nyo na marami yung quantity na in order nung nasa Q raised to D siya. Kasi yun yung may discount price eh. Okay? Discounted yung price. Samantala dito, mas mababa. Okay? Uniform. Yung Q raised to asterisk. Kasi yun yung EOQ kapag walang discount. So, mas mababa syempre yung orderin nung retailer. So, example problem. So, gamitin natin yung formula. So, DO, the retailer, has annual demand of, yan, 120,000, okay, units. Tapos, yung manufacturer normally charge, ito,
3 per unit RS. Diba? Pesos na lang 'yan, okay? Kasi yung RS na 'yan, ano 'yan eh, currency sa ibang bansa. So pera 'yan, cost. Next holding cost for DO, okay? I is equal to 20%. Okay, 20% ng in-order niya or ng o-orderin niya. Next, or rather, yung 20% dyan, yung parte yan itong pinaka-cost. Okay? Yung, pinaka, yung mga cost niya. Halimbawa, itong 3 RS per unit. Tsaka itong susunod, yung kanyang discount price. Kasi dito, papansin nyo, maminusan yung 3 netong discount price, yung 0.15. Okay? So, nasa, yung 20% na yan, nasa pricing. Okay? Hindi dito sa units. Nasa pricing kasi cost nga eh. Kumbaga, sa cost tayo magbabasa yung 20%. Hindi sa units. So, mamaya makikita nyo yun dito sa problem kung saan siya ginamit. Okay? Next, yung EOQ for DO with no discount. So, given na. Yung Q raised to asterisk, yung 6,324 units. So, over the next month, discount offered by the manufacturer per unit. So, ito na nga yung may discount na 0.15 per unit. So, how many units of product should DO order? Okay? So, gagamitin lang natin yung formula. Ito. Yung Q raised to D. So, optimal lot size during promotion kasi yon yung formula na yon. So, yung C doon is yung cost, okay? That the manufacturer normally charge per unit. Capital letter C, itong 3. Multiply by itong Q raised to, yung asterisk, yung EOQ with no discount. So, 6,324 over etong capital letter C ulit, yung 3, minus yung small letter D na nga, yung discounted price, yung 0.15. Then, paplus lang natin dito sa small letter D, yung 0.15, times yung capital letter D ito, yung annual demand, 120,000 units, over yung 3 pa rin, yung, small letter, yung capital letter C, minus yung small letter D na 0.15, multiply by yung I natin, ito nga yung holding cost for DO. So, 20%. So, pansinin nyo yung 20%, diba? Dito siya minultiply sa cost. Okay? Yung difference nung cost per unit tsaka yung discount. Okay? So, yan. Pag sinulab natin sa calc, so, yan guys, kapag in-encode natin sa calc, okay, make sure tama yung kanyang mga given and yung kanyang operation nitong plus addition. Okay? So, pag in-equals natin yan, 38,235. So, round up natin, magiging 236. Okay? Kaya dito ay 38,236 na. Okay, tapos, para makuha kasing forward buy, maminusan lang natin siya ng EOQ. Yung Q raised asterisk, 6,324. Kaya naging 31,912 units. Yun dapat yung maging forward buy nung retailer. Okay, nagets? So, yan yung kanyang dapat bibilihin. So, comparison with discount versus without discount, okay? So, when there was no discount, so, ito yung nga yung EOQ niya, yung Q raised to asterisk, yung 6,324. So, yung cycle inventory niya, okay? Yung 6,324 divided by 2, divided 2 lang. So, 3,162 units. So, during trade promotion naman, yung nakuha natin sa formula na Q raised to D, no? Yung 38,236. So, yung magiging cycle inventory niya, okay, yung Q raised to D, divide lang sa 2, so 19,118 units. Okay? So, bisabihin, mas mataas yung cycle inventory niya. Okay? Kapag merong promotion, kasi nga, maraming in-order eh. Okay? Maraming in-order. Kaya tataas yung cycle inventory. Next, average flow time naman, okay? So, yung Q raised to asterisk over 2 times D. So, dito guys, paano nakuha yung 0.3162 per month? Okay, per month yan. So, dito sa formula, ayan yung Q, asterisk yan, 6,324. So, over 2 times, ano ba yung D natin? Yung D, yung annual demand na 120,000. Tapos, dinivide lang natin siya sa 12 kasi per month kasi yung kinuha dito eh. Okay? So, pag kinuha mo yan, 0.3162. Okay, per month. Then, para naman dito sa merong discount, ayan. Ganun din guys yung formula, no? Yung ito naman, 38,236. Okay? Over 2 times, yung D na naman, mumultiply, didivide mo sa 12. Okay? Kasi per month.
So, papansin nyo, mas mataas pa rin yung average flow time niya. Okay? Kasi nga, mas maraming in order dito sa merong promotion. Next, this order, Q raised to asterisk will last for, eto, yung formula na ito. So, guys, dito, yung formula na yan, tinanggal lang yung 2. Same lang dito sa average flow time mo. Okay? Per month. So, yan yung, ganyan daw mag, maglalast yung order. 0.6324 per month. Okay? Yung order quantity. Okay? Pag pinili yung EOQ. Ngayon, pag dito naman, this order, Q raised to D, will last for, so, ganun din, same lang din ng formula, 3.8236 month, per month. Okay? Or rather, 3.836 months. So, 3 months yan, guys. Okay? So, dito, guys, clarify lang natin na, ulitin natin, hindi siya per month, so months lang, okay? So, ibig sabihin, wala pa siyang 1 month, yung average flow time. So, kunin nyo na lang yung 0.3162 ng isang buwan, okay? Kung ilang, kukonvert nyo lang yan sa days, kung ilan yun. Okay? So, dito kasi, nagkaroon na siya ng 1 month, okay? So, yun guys, clarify lang natin, ulitin natin na, hindi yan per month, so, unit nyo yan, 0.3162 month. Dito naman, ganoon din, 3 months pumapalo, 3 months may get, 3.8236 month. Okay? So, mapapansin nyo guys, mas matagal, okay, yung nilalagi nung inventory. Kasi mas marami ditong sa may discounted promotion, okay? Kasi mas marami siyang in order, discounted price kasi. So, note. So, dito guys, yan yung formula na ito, yung Q raised to D, okay? Tapos, yung may sa discounted price yan, yung nakuha natin sa formula, minus Q raised to asterisk, yung EOQ, over Q, yung EOQ, Q raised asterisk. So, 5.04. So, sinasabi lang dyan na yung discount daw, okay, yung discount na 0.15, so 5% siya ng nung pinaka-cost per unit na 3 RS, okay, per unit. 5% siya. So, causes the lot size to increase by more than 500%. So, ibig sabihin nito guys na 5.05, ano yan, percentage, kaya tinawag na 500%. So, pag pinapahanap, ano yung naging increase? Okay? Or naging decrease. Or naging increase kasi mas mataas to eh. Positive eh. Sa lot size, ganyan makukuha nyo. Diba? 5.05. So, more than 500% yan. So, ito guys, yung formula para makuha yung increase sa lot size. Kasi lagi naman to nag-i-increase eh. Okay? Kasi kalimitan kasi guys, yung Q raised to D, mas, ano siya, mas mataas talaga kaysa dito sa EOQ. Okay? So, yun yung increase sa lot size. So, malalaman na ng retailer kung gaano kalaki ba yung kailangan niyang espasyo dun sa warehouse niya kasi marami siyang in order eh, ng discounted price eh. Sa pamamagitan nito. So, may tinatawag tayong bullwhip effect. So, trade promotion is one of the major contributors para dito sa bullwhip effect. As large as Q raised to D is followed by a period of low orders to compensate for the inventory build up at the retailer. So, ibig sabihin lang yan, guys, kasi nga, dahil marami siyang in-order, yung retailer, ang susunod din kasi nun, yung mga periods naman ng low orders. Ibig sabihin, hindi na siya o-order ng mga, kumbaga, order siya, pero low orders na lang. Okay? Konti na lang order niya kasi dumami na yung order niya eh, nung merong promotion eh. So, sa next month or other periods, next period, konti na lang yung ano niya, order niya kasi napadami na yung order niya nung may discounted price kasi doon siya nakatipid. So, yung tinatawag guys na bullwhip effect. Okay? So, dahil ang contributor dyan, itong tinatawag na trade promotion. So, next, optimal pricing when facing trade promotion. So, when retailer pass through some or all of the promotion discount to customer. So, ito naman kung ano, ipapastro naman niya yung discount sa customer. Yung kanina kasi, hindi niya pinastro, di ba? Nasa kanya lang yung discount. Ngayon, ito yung problem. So, annual demand is given by the demand curve. So, ito, meron siyang formula, no? So, yan 300,000 minus 60,000 multiplied by P. Okay, so meron tayong variable na P. Where P is price at which retailer sells Vita Herb. So, ito yung product ng retailer. So, guys, may formula tayo ng annual demand. So, manufacturer normally charge, ito yung per unit niya, 3. 3 pa rin per unit. So, discount offered by manufacturer
0.15 pa rin yung discount per unit. So find optimal price that must be charged by DO, yung company na yon, ignoring all inventory related cost. So alamin daw kung ano ba yung price na i-charge nung retailer na DO. Na ina-ignore natin muna yung mga inventory related cost. Okay? So for the solution, profit made by the retailer. So ito nga yung formula natin, no. So yung formula natin na annual demand, okay? I-multiply lang natin dito sa P minus C sub R. Okay? So dito guys, gumamit ng derivative. Okay? So ito kasi yung profit ng retailer. Ayun, prof over R, ano, sub R, profit ng retailer. So ito yung formula niya, 'di ba? Yung binigay na 300,000 minus 600,000 multiply by P. Yung P, dyan yung price at which the retailer sells yung product niya na Vita Herb. Multiply, syempre mo multiply mo siya dito sa kikitain, yung profit minus yung cost. Okay? Kung magkano ba yung cost na gagamitin niya. So, para yung formula na yun, isi-simplify pa kasi, yan, maximizing profit. Pag nag-maximize kasi ng profit, yan, ginagamit kasi yung derivative. Kinukuha yung derivative. Okay? So, kunin mo yung derivative nito, guys. So, paano ka ba kumuha ng derivative sa calculus? Diba? Yan, syempre, una, i-ano mo muna, i-distribute mo muna to. Okay? So, yung 300,000 na yan, syempre, pag nagkaroon ng, ano yan, ng dito, ng variable na P, so, magiging constant na lang siya, di ba? Sa pagdi-derivative, magiging 300,000. Okay? Tapos, dito naman, itong 600,000 na ito, kasi mayroon niyang kasamang P. Pag minultiply mo yan ng P, magiging squared yan, guys, di ba? So, pag dinerivative mo yan, yung exponent niya mapupunta dito, magiging coefficient, kaya naging minus 2 dyan, no? Okay? Yung squared niya naging ano, coefficient dito. Multiply mo siya sa 600,000. Okay? Nagets? Then, lastly naman, and yung 600,000 na yan, minultiply lang dito sa may, pag minultiply mo kasi negative 600,000 tsaka negative C sub R, yan magiging positive. Okay? Kaya ganyan ang kinalabasan. Then, equals lang yan guys sa 0. Kaya pansinin nyo, kasi diba negative to, minultiply mo na yung 2 times 600,000 naging minus 120,000. Okay? So, ano lang, manipulate lang yung formula. So, ang ginawa dyan guys, transpose itong negative 120,000 P yung sa kabila, kasi 0 yung sa kabila eh. Tsaka, binidivide both sides ng, magiging positive na yun guys, ha, yung 120,000 P. Dinivide both sides ng 120,000 P. Kaya guys, naging ganito. Yung P is equal to 300,000, okay? 300,000 plus, yan, 600, or rather 60,000, multiply by, ito na tira guys, sa numerator, over itong pinandivide na 120,000. Okay, kaya nakuha ito na profit. Nagets? So, ginamitan siya guys ng derivative. Okay, so ito naman yung comparison. Optimal pricing when facing trade promotion. Okay, so when there is no trade promotion, okay, so, yung CR niya, C sub R, yung cost niya, is equal sa cost lang na RS3. Okay? So, yung optimal price dyan, substitute lang natin dun sa nakuha natin na formula. Yung 300,000 plus 60,000 times 3. Kasi yung C sub R natin dyan, yung 3. Over 120,000. So, nakuha ang optimal price kung ibibenta, diba, sa customer, ay itong 4 RS. Samantala, during trade promotion naman, yung C sub R natin, kasi, di ba yung 3 natin, maminusan pa natin ng 0.15, kaya naging 2.85 na lang dito. Okay? So, same formula lang, basta dito 2.85. So, naging 3.925. So, per unit yung, ano, magiging presyo. So, bumababagya. Kasi may discount price. Next, annual demand naman, yan, 300,000 minus 60,000, okay, times 4. So, bakit times 4? Kasi yun yung optimal price. Okay? Yun yung tinayin po, times 4. Kasi, di ba, yun yung magiging P. Kasi, di ba, sa formula natin, balik tayo, yan, minultiply sa P. E dito kasi, sa column na to, yung P natin, small letter P, 4. Kaya, minultiply sa 4 yan. So, yun ay 60,000 yung annual demand. Samantala dito naman, ang pinang-multiply ay 3.925. So, 64,500 units. Okay? So, units yan, guys, yung demand. So, mas mataas. Okay? Kasi nga, mas maraming mabibenta dito sa trade promotion. Next, dito naman sa
Profit naman, okay? Kikitain naman ng retailer. So, kunin lang natin yung formula dito sa una. Itong nasa, yung hindi pa siya nadi-derivative, di ba? Kunin lang natin yan. Substitute natin. So, yung P natin dito ay 4, okay? And yung dalawang P dyan, 4 yan. Minus, yung C sub R natin dyan is yung 3. Okay? So, ang nalabas dyan ay 60,000 RS. And guys, so pag kinalkin natin, yung nalabas, 60,000. So, tama. Okay? So, next naman dito sa may during trade promotion, ayan, ganoon din yung formula. Yun nga lang, yung magiging P mo dito ay 3.925. Okay? Tapos, yung C sub R mo, itong 2.85. Okay? So, makuha niyo RS ay 69,337.5. Okay? So, ibig sabihin lang dyan, guys, ayan, ignoring inventory-related cost, retailer's profit increases by, so, ito yung, mas mataas siya, ng 9,337.5. Kasi mas mataas ito kaysa dito. So, taas yung sa may trade promotion. Ibig sabihin, kikita na mas malaki yung retailer dun sa may trade promotions. Given that it decides to pass through some of the promotional discount to customers. Okay? So, dyan, in-ignore muna yung mga inventory-related cost, ha? Okay? So, increase in demand. So, ito yung formula para makikita, malalaman natin yung increase in demand. So, ang kulay lang natin dyan is itong demand, annual demand. Una yung sa may promotion, yung 64,500 units minus yung walang promotion, yung 60,000. Over yung walang promotion, yung 60,000. So, 0.075. So, ibig sabihin, nag-increase yung demand ng 7.5%. Okay? So, ganun guys yung pagkukuha nung kikitain nung customer kapag during trade promotion, kapag pinasa niya yung promotion na yun sa retailer. At saka yung increase na rin ng demand. Okay? So, ano naman tong managing multi-echelon cycle inventory? So, simple multi-echelon system with one supplier and one retailer. So, case 1, when there is no coordination between supplier and retailer. So, wala daw silang pag-uusap. So, una, supplier replenishes its inventory immediately after shipping quantity Q to the retailer. So, ang ginagawa daw ng supplier, inire-replenish niya yung inventory niya. Ibig sabihin, nagmamanufacture na siya nung products no, or nung materials na nawala sa kanya kasi sinupply niya sa retailer eh. Okay? So, supplier's average inventory is approximately is equal to Q. Yung kung ano yung, ano niya, kung ano yung sinip niya. Okay? Approximate na is equal to Q. Tapos, retailer average inventory, okay, Q over 2. Kasi, mapupunta kasi sa retailer yan eh, yung Q eh. Okay? Kaya, didivide mo pa sa 2 yan. So, dito sa graph niya, yung supplier's inventory, mapapansin nyo na, kung kailan nag-ship, yung supplier doon sa retailer, doon din mag-a-arrive yung mga quantity na para ma-replenish yung kanyang inventory. Ayun, pansin nyo, pareho sila ng pinupoint. Ito sa una, pareho sila ng pinupoint, pangalawa, pangatlo. Okay? Kumbaga sinasabay lang nung supplier yung pagre-replenish yung kanyang inventory doon sa kanyang siniship. Tapos sa retailer's inventory naman, yan, uniform lang. Okay? Kung kailan lang siya nakakatanggap nung supply galing kay supplier. Uniform lang yung graph niya. Yan, siyempre, ano, mula sa mataas, bumababa, sabay, order na naman, kaya tumaas, bababa na naman, magagamit, tumaas na naman, order, bababa, gumagamit. Okay? So, ganyan yung kanyang graph kay retailer. So, to continue the managing in multi-echelon cycle inventory, yan, simple multi-echelon system with one supplier and one retailer. So, same lang ito, guys, no? Case 2 nga lang itong pangalawa. Pero yung multi-echelon cycle inventory case niya, rather, ang kanyang condition, pareho lang, one supplier and one retailer. So, case 2, when there is coordination between supplier and retailer, kung nag-uusap daw sila. So, supplier synchronizes its inventory to be ready just in time to be shipped to the retailer. Okay? So, just in time daw. Sabihin, kung kailan umorder si customer or si retailer, dun dapat matatapos yung inventory niya na isusupply ni supplier. So, supplier's average inventory is equal to, kaya pansin nyo, 0. Kasi nga,
just in time eh. Okay? Kung kailan lang magdi-deliver, sakto lang doon yung maging inventory niya, just in time. Kaya pag dineliver niya, yung maging average inventory niya ay equals to zero. Mawawala lahat kasi sakto nga lang. Next, retailer's average inventory naman, syempre yung susupply sa kanya, di ba, Q yun. Nare-represent ng Q. I-overto mo lang kasi average. Okay? So note, synchronization between echelons helps lower total cycle inventory. And so, lower supply chain cost. Okay? Kasi nga, kapag just in time kasi guys, na, yung ano kasi, yung carrying cost nawawala. Kasi just in time eh. Kumbaga, kung kailan nagawa, just in time, i-deliver. Okay? Kaya mawawala yung total cycle inventory cost. Okay? Doon sa warehouse. Siyempre, parte siya ng supply chain cost, kaya mababawasan din, sinasabi dito. Papansin niyo dito sa retailer's inventory, yung graph niya, same lang, okay? Ang nagbago lang dyan is yung sa supplier's inventory. Kasi ang ginawa kasi ni supplier inventory, ginawa niya just in time. Papansin niyo, ayun o, katapat to. Kung kailan mataas yung inventory ng retailer, doon lang siya meron na inventory. Kasi just in time, eh, sa kanya isusupply. Ayun o, nakatapat doon sa kung kailan mataas. Kasi sa kanya isusupply. Okay, so yun yung case 2. Kasi meron siya ng coordination eh. Okay, alam nung supplier kung kailan o-order, kaya just in time. So, dito na tayo sa multi-echelon na. Kanina kasi, ano, single lang, di ba? Dito sa simple echelon lang. Dito naman, multi naman. Supply chains have multiple stages with possibly many players at each stage and one stage supplying another stage. Okay, kaya pansin nyo, marami siyang branches. Kasi yung sinuplayan, magsusupply din sa other branches. So, the goal is to synchronize lot sizes at different stages. So, synchronize. Dapat pare-pareho sila. In a way that no unnecessary cycle inventory is carried at any stage. So, para maiwasan yung unnecessary cycle inventory. Ibig sabihin, yung pag-o-order, unnecessary pag-o-order ng materials, maiwasan yun. Okay? Kaya dito, mapapansin nyo, ayan, so, bilang lang, okay? Mula dun sa stage 1, yung pinaka core manufacturer, papunta siya dito sa 3, stage 2, tapos napunta sa stage 3, stage 4, okay? Yung stage 4, ayan, papunta na siya dito sa group of customers. Sabihin, bilang lang siya, para yung pupuntahan, so para maiwasan yung unnecessary cycle. So, sabihin, yung bibili pa sa iba, okay? Kumbaga, one way na lang yung pinaka cycle ng inventory, isaan lang. So, ganyan yung mas mainam na flow ng materials dito sa supply chain na ito. So, integer replenishment policies. So, ano naman ito? Ito yung gagamitin sa pagmamanage nitong multi-echelon cycle inventory. Okay, so, di ba ito yung supplier yung nasa una, yung first node, start node. Ito yung mga retailers, yung sa mga destination nodes. So, let there be one distributor and multiple retailers. So, isang distributor, tapos tatlong retailers. So, in this case, it can be provided that near optimal policy results if, so ito yung maging optimal policy, o magiging optimal results kapag sinunod itong mga policy. So, retailer are groups such that the retailers in one group orders together. So, pare-pareho lang yung in-order nila, ginugrupo. Okay? So, kung ang itong mga group ng retailers, nagre-retail sila ng mga beauty products, so, isang supplyan lang, okay? Pare-pareho lang sa kanya. Para hindi magugulo yung supplier. Ibig sabihin, hindi niya pinagsasama-sama yung iba't ibang kinds ng retailer. So, ginugroup niya. So, either ordering frequency of retailer is an integer multiple of the ordering frequency at the distributor. So, ibig sabihin, yung in-order ng retailer sa supplier at ang sinusupply niya is tinatawag na integer multiple ng order frequency. Okay? So, ano ba dito? Tatlo. So, tatlo rin yung magiging, ma-i-distribute ng supplier. At yung kada isa sa retailer, isang supply lang, okay? Hindi magdadalawa. Okay? So, all ordering frequency at distributor is an integer multiple of the frequency at the retailer. Okay? So, ibig sabihin lang, halimbawa, mula kay retailer, isa lang yan. Okay? Tag-iisa lang, hindi pwede magdalawa. Okay? So, yun lang sinasabi dyan sa integer replenishment policies. So, dito, sa integer replenishment policies, halimbawa, yung distributor, nag-replenish siya ng inventory niya every 2 weeks. Kaya, papansin nyo, yan, 1, 2, 3.
Every 2 dyan, 1, 3, 5, 7, 9, etc. Kada 2 weeks, nagre-replenish siya ng inventory. Samantala, yung retailer naman, nagre-replenish siya every week. Ibig sabihin lang nun, yung distributor, pwede niyang makross-dock yung shipment niya sa retailer. Kasi every week kasi nagre-replenish eh. Okay? Every week nagre-replenish yung retailer. Kasi ang ibig sabihin lang yan, halimbawa, nag-distribute yung distributor sa first week, okay? So, magre-replenish din dun yung retailer, magagamit niya hanggang second week yon, okay? Saka naman sakto, magdi-distribute na sa third week yung distributor, okay? So, pagitan niya 1 week, okay? Kaya tinatawag na cross-dock. Kaya dito sinasabi yung week 2, 4, 6, okay, yun yung mga panahon na ginagamit pa nung retailer yung inventory na sinuplay sa kanya. Kaya sabi dito, yung mga weeks na daw yun, in between, shipment has to be from the distributor inventory. Sabihin, yung inventory na dapat isusupply kay retailer, nasa distributor pa, okay? Kasi ano, hindi pa ubos yung ginagamit ni retailer. Okay? So retailer replenishes every 2 weeks. Ayan, pinareho na. Okay? Pinareho na ni retailer kay distributor. Kasi yung una kasi, di ba, si retailer nagre-replenish siya every week. Dito naman, pinareho niya every 2 weeks. Okay, so paano naman kapag 2 weeks ang gagawin ng distributor? Paano naman yung cross-docking na gagawin niya? So, pag 2 weeks naman, syempre, ang pagitan, 2 weeks din. Okay, kasi di ba dito sa una, ang ginawa niya sa pagko-cross-dock, 1 week yung pagitan niya. Ayan, 1, 3, 5, okay? 1 week yung, kumbaga mayroong, merong pagitan na 1 week bago siya nag-cross-dock or nag-distribute. Dito naman kasi, every 2 weeks kasi yung replenishment niya. So dito, pwedeng mag-supply yung ano, o mag-cross-dock yung distributor dito sa first week, tapos maglilib lang siya ng isang 2 weeks, saka dito sa pangatlo. Okay, pangatlo siya magsusupply. So ganun yung pwedeng gawin niya pag nag-cross-dock siya. Okay, kumbaga maglilib lang siya ng isang period na nagre-replenish yung retailer. Okay, nagets? So, ganun din naman kapag yung retailer nagre-replenish every 4 weeks. Basta maglilib lang ng isang period kung kailan nagre-replenish ng inventory si retailer bago mag-cross-dock o mag-supply si distributor. Okay, so yun yung integer replenishment policies. So, ano ba yung summary ng process ng integer replenishment policy? So, yung first step doon is i-divide nyo muna yung lahat ng parties na umu-order sa supplier into groups. Ayun nga, i-divide. Diba, sino-sino yung umu-order ng beauty products, sino-sino yung umu-order ng hardware products. Okay? So, i-divide into category. So, yung category na yun, depende na yun doon sa in-order nila o characteristic ng mga nag-order na retailers. Okay? So, dapat meron silang same order interval. Okay? So, ba per yung mga 1 week, igugrupo nyo. Mga 2 weeks, igugrupo. Okay? So, set order interval across stages such that receipt and shipment of a replenishment order at any stage is synchronized in such a manner that at least one customer is satisfied. So, at least one customer. Okay? So, ibig sabihin, isang grupo ng customer ay nasa-satisfied. Kasi, di ba, dito sa kanyang diagram, yan, at least one customer is satisfied. Ibig sabihin, itong sa group ng customers na ito, halimbawa, North Luzon customers, masasatisfied sila. O itong mga group ng Southern Luzon, masasatisfied din. Okay, so ganun, by group, yung ginawa. So, yung mga synchronized portion na ito, okay, mga synchronized portion, pwede siyang makross-dock yung kaninang integer. Okay, integer replenishment policies. Depende doon sa kung kailan nagre-replenish yung mga retailers. Okay, so dapat malalaman din. So, when customers reorder interval, so greater than the suppliers, so kung mas tumataas daw yung demand, okay, ng reorder interval ng, or yung rate ng reorder interval ng customer, ito din gagawin. Make the customer's reorder interval an integer multiple of the supplier's interval. Okay, so susundan ng supplier. Halimbawa, per every 3 days, okay, nag-order yung customer, so maging every 3 days na, okay, yung magiging multiple ng supplier's interval. Halimbawa, every 2 weeks, okay, so halimbawa dyan, every 3 days na nag kumukuha or nagre-reorder yung customer,
Okay, so yung 3 days na yun, kukunin mo yung 3 days, ano yung percentage ng 3 sa 7, sa 7 days. Okay, kung every week si sa supplier, okay, sa supplier nag re-reproduce nung kanyang mga products. So anong percentage ng 3 sa 7? Saka mo i-multiply doon sa kung every week siya 1, i-multiply mo sa 1 o kaya kung every 2 weeks i-multiply mo sa 2. So kasi sabi magiging integer daw multiple eh. So i-multiply mo doon sa supplier's interval. So bakit ganun ginagawa? Okay? Para makasabay. Okay? Para makasabay yung supplier doon sa reorder level or order level or interval ng customer. Okay? Parang siya makasabay. So, synchronize replenishment at the two stages to facilitate cross-docking. Ayan. Bisabihin lang yan. Halimbawa, balik tayo dito sa ano, diagram. Halimbawa, itong stage 2. Okay? Yung stage 2 na yan, dapat isynchronize mo sa stage 3. Okay? So, halimbawa, si stage 3, nagre-replenish siya every 2 weeks. Okay? So, dapat si stage 2, or rather, si stage 3, nagre-replenish siya every 2 weeks. Si stage 2, dapat nagsusupply every 4 weeks. Okay? Kung ano yung period ng pagre-replenish nitong stage na to, stage 3, yung susundan, dapat ganun din yung magiging pagitan ng pagdi-distribute nito ni stage 2. Halimbawa, si stage 3, ang kanyang pagre-replenish ay every week. Okay? So, ibig sabihin, ang pagdi-distribute ni stage 2 ay every second week. Parang ganito kanina sa integer replenishment. Diba ganito? Okay? Halimbawa, si retailer, kasi yung pupuntahan kasi si retailer eh. Okay? Si retailer, every week siya nagre-replenish. So, ang ginagawa ni supplier o ni distributor, yung bago itong, halimbawa, si stage 2 ito, si supplier, okay? Nag-cross-dock siya every 2 weeks. So, ganun yung ginawa. Yung pagitan niya, 1 week. Nung kada cross-dock o yung pagde-deliver niya. So, ganun yung sinasabi dito. Synchronized replenishment at 2 stages to facilitate cross-docking. So, supplier should cross-dock all orders. Ayun, syempre, lahat ng orders, dapat walang mali-left behind. Kasi, halimbawa, ano, every 2 weeks, nagpapadala ka, tapos may pasingit ka ng, sa 1 week, nagpapasingit ka ng, halimbawa, 1/4 ng order. So, wag ganun. Dapat isahang ano lang, order. Walang iiwanan. Kasi ang tendency nun, kapag nag-replenish na or gagamitin na nung retailer, isusupply niya na sa customer, magkukulang naman siya. Okay? So, dapat lahat ng orders ma-replenish. So, to continue, when customer's reorder interval is less than the supplier, so kung mas matagal naman yung reorder interval nung supplier kaysa dun sa suppliers, kung suppliers reorder interval or reproducing interval, reproduce nila yung products nila na isusupply. So ito yung gagawin, make the suppliers reorder interval an integer multiple of the customer's interval. So babaligtad naman kung ano yung reorder interval ng supplier. Halimbawa, ang reorder supplier ng or rather ang magiging reorder interval ng supplier, halimbawa gumagawa siya, okay, nagre-replenish siya ng inventory or gumagawa ng inventory, okay, kada 2 weeks. So, yung 2 na yun, yun naman yung magiging multiplier nung mapupunta dito sa customer's interval. Okay? Kasi, halimbawa, si customer's interval, ano siya, at every 3 weeks siya. Okay? Every 3 weeks siya umu-order. So, yung 2 na yun, imu-multiply mo ngayon sa 3 weeks. Okay? So, magiging 6 weeks. 6 weeks na ngayon yung magiging i-consider. Okay, i-consider nung supplier na nagre-replenish. Ibig sabihin, nagre-replenish o ginagamit nung customer yung kanyang sinusupply. So, ganoon na, binaligtad naman. Yun naman yung pinang-multiply kay supplier. Okay? So, next, synchronize replenishment at 2 stages to facilitate cross-docking. So, ito same lang din. Okay? So, same lang dito sa 2 stages. Sunod na stages. Halimbawa nga, kasi stage 2, kailangan may synchronize siya kay stage 3. Okay? Halimbawa, si customer, every 6 weeks siya nagre-replenish. So, paano gagawin pag every 6 weeks si customer umu-order? So, paano gagawin? So, syempre, dun sa first week, meron dapat na may supply. Okay? Tapos, for the another 6 weeks, magre-replenish si customer
at mauubos yun for another 6 weeks. So, ibig sabihin, pang 12 weeks na yung pagsusupply. Mula sa first week, magsusupply, ang susunod na, na pagsusupply ay 12 weeks na. Kasi nga ganun, di ba, nag-interval siya nung period kung gaano katagal nagre-replenish yung customer. Okay? So, dito, babalik lang kayo dito sa concept ng integer replenishment policies. Kasi dito, di ba, yung retailer, siya yung nagsiserve as customer. Okay? Tapos yung supplier naman dito, syempre, siya yung nagsiserve as the sa supplier. Okay? So, ang ginagawa lang na supplier, kung ano yung replenishment, okay, nung retailer, inano niya lang, kumbaga, naglalaktaw lang siya. First week, naging third week, kasi dito per kada week eh. Okay? Kung ano may maging replenishment nung retailer. So, dyan, babalik lang kayo dito sa concept ng integer replenishment policies. Next, supplier should cross-dock once one out of K shipments, K is an integer. So, ibig sabihin lang dito, nagre-reserva siya ng isang order sa K shipments, ng isang shipment doon sa K shipments. Halimbawa, merong 10 shipments. So, yung one shipment doon, kino-cross-dock niya. Okay? So, ibig sabihin, kasi mas malaki kasi yung supplier's replenishment interval kaysa dun sa customer reorder interval. Kaya bumabawas siya. Nagbabawas siya ng isang shipment dun sa K shipment at nilalagay niya to another shipments. Kasi kinocross-dock nga niya. Kumbaga, binabawasan niya yung shipment niya, okay, ng isang shipment para naman mailaan dun sa future shipments. Kasi nga, mas matagal naman mag-reorder interval yung customer. Okay, so ganyan sinasabi, one out of K shipments. So, binabawasan. Next, the relative frequency of reordering depends on the setup cost, holding cost, and demand at the different parties. So, dyan na ngayon pumapasok yung pagkukompute nung EOQ, okay, tapos yung kinumpute natin na Q raised to D, okay, yung sa computation natin. So, kaya nakadepende na both sa retailers or sa suppliers, tapos dun sa susuplayan, okay. So, these policies makes the most sense for supply chains in which cycle inventories are large and demand is relatively predictable. Okay? So, yung mga supply chain na maraming volume, malaking volume kung mag-deliver. At saka yung, syempre, pag malaking volume, predictable na yun kasi ma-measure. Kumbaga, meron na siyang exact amount of bulk orders. Okay? So, applicable. Itong si interior replenishment policies para sa kanila. So, para doon sa maliliit lang na order, hindi siya applicable. Okay? So, that's the end of our lecture. So, kung may tanong kayo, clarification, huwag mahihiyang mag-PM sa akin. So, thank you.